Good morning everyone. Kamusta kayo lahat? It's a happy and makulimlim na Sunday morning. It's already November 13, 2022. Kamusta kayo? Kamusta? Ayan, gumukulog na. Parang uulan. Ang dami ko pa naman gagawin. Nakalista na yung mga gagawin ko sa aking utak. Nakaano na siya. Ang gagawin natin ngayon ay magre-rearrange ko kasi nga ang daming lamok. Gagalaw-galawin kayo mga halaman sa likod. Tapos magtatabas tayo ng mga yung malunggay kasi ang tangkad-tangkad na. Tapos ito tatanggalin natin to kasi nga madilim na. Yan ang gustong-gustong ng mga lamok, yung madilim na part. So babawasan natin yun para mag-clear at mabawasan yung lamok. At magtataob ako ng mga hindi ko napapansin ng mga bote dito. Baka may mga tubig-tubig na pinagpubugara ng lamok. Yan, iiwasan natin yun. Ay nga, nagsindi nga ako ng katol. Dalawang katol ang nagsindi ngayon sa ating garden para magpulasan silang lahat. Pero, hala, feeling ko uulan. Alright. So, kamusta kayo? Kamusta ang gising nyo nga this morning? Sana ay okay kayo. Nakapag-breakfast na ba ang lahat? Kamusta ang inyong ano? Anong agenda nyo for today? It's a family day. So, I am pretty sure na meron kayong mga plans ahead. Okay. So, eto na. Habang nag-iipon ako ng mga pots natin na for flexing today. Ayan. Dahil palagpas mo natin yung mga tricycle na maiingat. Kanina tahimik ang paligid. Na nag-start tayo, ayan na. Start na din sila. Sabay sila sa atin. So, yun nga, habang nag-iipon ako ng mga pots na i-flex ko sa inyo today, nag-iisip ako, ano kaya magandang i-share sa inyo sa araw na ito? Yung something naman na tips for those who are starting to collect plants, yung nagsistart pala mag-build ng kanilang garden. And, may naisip ako, ito ay ano, ito yung napansin ko as I going through sa process ng paghahalaman. Syempre, meron naman akong foundation kahit papaano ng paghahalaman kasi syempre, laking probinsya ako. Mula pagkabata, namulat na ako na nagtatanim sa probinsya namin sa Mindoro. Yeah, shout out sa Oriental Mindoro, shout out sa aming Miss Mansalay pala. Meron pala ano pala, ano siya, parang isa siya sa top 3 ng ano, nanalo sa pageant ang buong Oriental Mindoro kagabi. Ayun. Kaya sa doon sa amin sa probinsya sa Mindoro kasi, syempre meron kaming piece of land naman kahit papaano. Meron kaming varieties of plants from trees, from sa mga saging, sa mga niyog, sa kawayan. So, alam ko kung paano magtanim. Kasi syempre, may backyard, may front yard. Pero hindi ko alam, basic lang alam ko. Hindi ko alam na meron palang types of soil, meron palang specific plant na pwedeng, na hindi pwede sa ganitong area, meron palang planta pang indoor, meron palang outdoor, meron palang halaman na hindi pwede sa direct sun, meron naman pwede sa direct sun. Mga ganung bagay ba? Natutunan ko lang talaga siya, neto lang, na nag-start ako maging plantita dito sa syudad na. So, isa ito sa mga napansin ko. Ayan. Hala, parang umaambun na. Malaking factor. Ayan, napansin ko talaga, malaking factor ang sunlight. Ayan, sa ating mga halaman. Doob na pag-aralan natin yan noong ano tayo, noong elementary high school, na malaki talaga ang bahagi ng sun sa pag-aalaga ng halaman. Pero, hindi... I mean, ngayon ko lang talaga din na-realize na oo talaga, malaki talaga siya. So, ito yun. Lalo-lalo sa mga nag-collect ng mga rubber trees. Ayan. Kung mapapansin nyo, iba ang itsura ng rubber tree or rubber plant na direct sa sun at yung rubber plant na hindi direct sa sun. Ipapakita ko sa yung difference, ha? Ito, yung itsura ng ruby na hindi direct sa sun. Ayan. Ganyan ang itsura niya. Ganyan. And ito naman ang itsura ng ruby na direct sa sun. Ayan. Tingnan yung difference lang dalawa. Diba? Masyadong naging matingkad yung color niya. Para siya nagiging ano, nagiging, yan, ruby. Kasi ang ruby naman, diba, red. Yan. Kaya siguro siya tinawag na ruby. Red siya. Hindi pa nga ito yung sobrang pula eh. Yung isa talaga pulang-pula. Kaso nga lang, ipinasok ko siya sa loob ng bahay na nakaraan. So yung sunod yung dami, parang naging green. So nilabas ko ulit siya at minarkot ko na siya. Yan. Papakita ko sa inyo sunod ng mga araw. Yan. Tingnan yung difference lang dalawa. Yan. Yung direct sa sun at yung indirect. Yan. I-thumbnail natin to, ha? Ayan, ingay na. Mag-thumbnail na tayo habang maingay pang mga aso. Lapit natin ng konti. Ayan. Yun. So, ganun ang ginagawa ko. Pag halimbawa gusto ko na magpulang-pula, ang ingay
problema din yung aso na malaki yan. Ang ano ng boses. Chow chow yata yan. Yan sa dulo. Ayan, tingnan nyo o. Diba? So yun, kung gusto ninyo na maging ganun na itsura ng inyong ruby, tenike, i-direct nyo sa sun. Or kahit yung burgundy. Yan, yung burgundy na ano, burgundy na na rubber tree, ganun din, i-direct nyo rin sa sun. Hindi ko sinasuggest na yung full sun ha. Ito kasi, yung ako kasi luckily, nakaharap ako sa east. So, pag morning, yung talagang pasok ng araw, kuhang-kuha nilang lahat dito sa harapan. Ganun din ang gawin nyo sa Black Prince. Kasi napansin ko sa Black Prince, nag-green siya kapag hindi siya naaarawan. Yan. Yan. Ito, so far, okay naman siya. Pero yung isa kong Black Prince kasi nag-green yung dahon niya. So, mag-arrange ako sa harapan. Mag-ano ako ng space din para sa mga rubber trees. Medyo natatakot lang ako ng slide kasi syempre, kalsada. Eh, hindi naman, well, hindi naman tayo 24 hours nagising para mabantayan. Pero, awa ng Diyos, wala naman. Wala naman masyadong, alam mo yun. Alam niyo lang kung gusto ko sabihin. And mababait naman yung mga kapitbahay ko dito tsaka yung neighborhood namin. So, yun. So, yun yung napansin ko, ha? Hindi lang siya limited sa mga rubber trees, ha? Applicable siya sa lahat ng halaman, na lalo yung mga variegated. So, ako, kapag halimbawa napapansin ko nagre-revert yung mga variegated ko na halaman, hinahanapan ko sila ng space na naaarawan para kahit papaano bumalik yung variegation nila. So, yun. Yun ang aking tip sa mga halaman na kailangan ng araw o yung mga halaman na may mga variegations. Katulad nga ito ni Ruby. Bilisan na natin, no? Kasi, nagdedelikado ang ating panahon. Yung kalahati, maliwanag. Pero dito banda, makulimlim. And I'm afraid na baka biglang bumungos ang ulan. Okay, so, let's go na sa ating flexing. Plan flexing for today. Ito yung mga ano, maganiigi na paligid natin. Hi, sorry ha, hindi maganda yung timing natin. Ayan, o yan. Sabi ko sa inyo. Okay. Alright, so nabawasan na ingay natin. Okay. So, ito yung mga halaman na ano, Christmas gift ideas. Ayan. Sinadya ko talaga mag-ipon ng mga halaman na ganito para, in preparation nga para sa Christmas, which is lagi kong may nabanggit sa inyo kapag may mga unboxing tayo. Okay, unahin natin yung mga rubber trees. Ito, ibibenta ko na, ha, yung Finlex natin kanina. Okay. Ito, ready for gifting na to. Matagal na to sa akin. Ay, magmumulti-branch na siya. Actually, ito ay magandang-maganda talaga to nung unang dating sa akin. Pineste siya, so nabulok nga. So, ang ginawa ko, kinurot ko na lang. So, ito na yung kalabasan ng kinurot ko. Ayan. I'm selling, magkano ibibenta ko sa iyo? Ha, sige, 250 na lang to. Kasama na pot. 250 na lang to. Papasko ko na sa inyo. Nasaan yung aking pang tag? 250 na lang yan. Ha ha ha. Where is my pen? Paunahan na lang kayo ha. Ito lang yung potted ko ha, no Ruby. Kasi matagal ito sa akin. Ito yung mga na-save ko. 250 na lang to. Pang gift. Or pang collect ninyo. Magmumulti-branch na to. Kaya swerte makakuha nito. Unahan na lang, ha? Kasi na mauna, sa kanya mapupunta. Next natin. Alam niyo ba, for some reason, nababanguhan ako sa katol. Bago ng katol. Yung ano, yung kulay purple ba yun? Eto. I have two sizes ng rubber tree sa... Black Prince na rubber tree. Ito, itong small size at itong medium size. Yan. Itong small size, perfect lang ito pang gift. This is for only 200 pesos lang. Wait ha. Lagyan natin ng tagging. 200 lang to. 200. Yan, 200 lang to. Ay, maganda pang gift to. And super stable na ito mga moms. Kita niyo ugat niya, no? Na ugat. And the medium size, I'm selling this one for only 250. Ayan siya. So, yun yung difference silang dalawa. Ayan. 200, 250. Okay? Iyan natin. Itag natin.
This is 250. Okay. And I have here the big ruby. medium size din to. Yan, medium size to na ruby. This is 250 din. At ito, ito yung sinasabi ko sa inyo, ilabas nyo sa araw. Aninda, yung new leaf niyan, laki, ang lapad na. 250 na lang to, ha? 250. Yan. Mayroon akong available na ruby. Ilan bang ruby ko dito? 1, 2, 3, 4. 4 yata. 4 na ruby. So, PM nyo ako. PM, PM, PM. And, itong box. But ayaw nyo ba nito? Si Sofia Compacta. Ang ganda-ganda nito. Kung alam nyo, kung makikita nyo lang siya in actual, in person. Ang ganda nito. Si Sofia Compacta. Ayan, oh. Yan, this is for, ito, naka-hard pot na siya. Lilinisan nyo na lang kung i-gift ninyo. Oh, wala pa lang tag to. This is for only $499. $499 lang to. Si Sofia, ganito kalaki. Malaki to, mga moms. Hindi na kayo lugi sa $499 dito. Aray ko. Meron kayong makikitang Sofia Compacta sa iba na ano, mas mura pero maliit. Tsaka hindi gantong ka-healthy. Ayan. At talagang super ano ako, super proud ako sa mga halaman ko kasi alam ko healthy talaga sila. Meron nga ako kausap kagabi si Ma'am Rona. Sabi niya, nakakaano daw kasi mga halaman ko ang healthy. Tsaka may umorder kasi siya sa akin na nakaraan sa nandun ang mga halaman niya. May mga bumibisita sa kanya, tuwang-tuwa sa mga halaman niya kasi ang gaganda raw. Ayun nga, may second ano naman siya, set of reserved na plants. So, i-deliver natin yan sa mga susunod na araw. Nakakatuwa yung mga ganyang, ano na mga ganyang feedback. Kasi, love ko naman talaga itong mga halaman ko. Kaya mini-make sure ko talaga na sila ay okay lagi. Okay, so next natin is Calathea naman. Pang-gift ng mga Calathea. Ito yung mga Calathea na gustong-gusto ko dati. Si Dottie. Yan. Dottie. Oh, look si Dottie. Ang ganda-ganda. Si Dottie, sa iba, 350 to 380 ito. Sa akin, 335 lang itong ganito kalash. 330. Ang mahal ito, alam nyo ba dati? Nasa 650 to. 650 to 800 si Dottie before. Ngayon, umura na lang yan. 335 na lang yan. Ganyan na kalash. Actually, ilang puno to. Ah, magbibigay na siya ng baby. Oh, naglabas na siya ng baby niya. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Yan, yan. Yung baby bago. 335 lang yan. Palash na siya ng palash. And, ito si ano, silver plate. Silver plate. Calathea. Meron tag na rin to. Ay, natanggal. Natanggal yung silver plate. Yung silver plate. Nabura. Palitan natin ang kanyang tag. I-same price na lang natin siya kay Dottie. 330 na din. At, oh, 335 na si Dottie. 330 na lang to. 330. Ito ay, may baby na din siya. Magbibigay na rin siya ng bagong baby. Ayan, oh. Baby. And, si Crimson. Ay, cute ni Crimson. Si Crimson, this is 230 lang. Oh. Oh, see? Ang ganda. Ang cute. Yan, 230 lang si Crimson. May baba pa akong Calathea. Wait, ha? Check out kung mayroon pa ako ibang Calathea dito. Eto na, kalimutan ko yung name niya. Eto. Ang ganda o, no? Ito naman, I'm selling this one for only 285. Basta lang ating tag. 285 ito. Wala, ang ganda niya. Dalawang puno na siya. Medyo ingatan nyo lang yung Calathea nyo kasi hindi ko alam. O baka ako ang may problema. Putas yung damit ko. Ano, mabilis siyang masunog yung gilid. Kaya talagang pinupwesto ko sila sa hindi talaga naaarawan. Yun, sobrang sakit. Masakit sa ano na araw. Ayaw na lang sobrang araw. 230. Tama ba sabi ko? 230. O sige, okay na yun na yata na sabi ko. Okay, so tapos na tayo doon. Syngonium naman tayo. Syngonium. Ito, Syngonium Albo. I'm selling this one for only, sige 200 na lang to. Syngonium Albo. Ganito kalash. Hindi pa siya ready to cut, pero malapit na. Yan, 200 na lang to. Perfect din to pang gift. Syngonium Albo. Yan, ang butas kong damit. Ba't yung damit na naisip ko?
outfit kasi black eh. 200. And then, meron ako dito ng dalawa pang Syngonium. Ito, si Pink Splash. Ayan, ang ganda pagkakasplash niya, oh. Ang mahal nito dati, grabe. Dalawang puno ito. Wait lang, ha. Please bear with me. Palagpasin na natin yung car. Ayan, labas na yung kanyang ugat, oh. Nagkanda yupi-yupi na kayo. Dinaanan na ito ng bagyo, kaya ganito itsura nito, eh. Ayan. Dalawang puno. Oh, paganda ng paganda yung dahon niya. Ayan, oh. Charan, charan, charan. Ito ay 65 pesos lang. Ito naman 50 pesos isang puno. 50 pesos. Yan, yan 50 pesos lang ito isa. Another Syngonium is si Mojito. I have two pots of Mojito here. Itong isa is trailing. So wala talaga siyang variegation. Kayo na magpa-variegate nito. Wala na naman tong tag price. Sige, 200 na lang to. Itong isa naman 150 na lang to. Ito medyo may ano na siya, splash of variegation na siya, oh. Ang mahal ng bill ng mother nito, ang mahal ng bili ko ng dati. Parang feeling ko parang 600 yata ang bili ko dati. Anyway, si okay lang 'yan. Pa-variegate na lang natin 'to pa ng bongga. Okay? Okay, okay. Itag natin, baka makalimutan ko na naman. 150 and 200. Ang mahal ng Mojito dati kasi isa 'to sa mga rare na mga Syngonium. Ayan, ganun talaga. Paanakin ko nalang siya ng paanakin para mabawi natin ang puhunan. Okay, so this is 200 na lang to. Okay, meron pa ba akong Syngonium dito sa malapit? Ayun lang pala, wala na. Okay, so Adonsay Nyay naman tayo. May dala akong Adonsay Nyay dito na pot. Ako lang din ang propa nito. I'm selling this one for only, sige, 65 na lang to each. 65 pesos each. Yan. Pang gift. Maganda pang gift yan. Okay. So, meron pa pala. Akala ko wala na. Nag-top cut ako na nakaraang linggo ng Prince Albert. I think okay na itong mga to. Hindi ko lang, parang mid yata ito. Yan. Anyway, pero okay na naman na to. I'm selling this one for only 200 na lang to. Yan, 200 na lang yan. Ako na nag-top cut niyan, kaya mura ko na lang siyang ibibenta sa inyo. 200. Naku, Milo, ingay mo. Si Milo na maingay. 200 na lang yan, yan. Hintay nyo na lang itong maglabas ng bagong dahon or maglabas ng bagong suhi. Mayroon ako mas malaki dito. Ito naman, ready for top cut na to. Pag hindi ito nabili ngayon, itka-cut ko na to. Ayun o, kita nyo ba yung mga ugat-ugat niyan? Ayan siya. Ito naman, may tag na to eh. 385 naman to. Ayan. Kasi giant na siya. Ayan o. Pa-giant na. Ika-cut ko to ba yung nabenta ngayon? Mother na naman ang labas mo. And, okay, ito i-release ko na to. Si Ring of Fire. Yung splashes lang yung variegation. Wala pang, hindi siya tricolor. Hindi siya variegated. Pero malaki na siya. Pwede na siyang i-cut into 1, 2, 3, 4, 5. 5 cuts. And I'm selling this one for only 295 pesos. 295 lang to. Ha? Ganito kalaki. Pag hindi to nabili, cut ka din sa akin. Katay ka rin sa akin. Kaya bilhin nyo na to. Tapos palakihin nyo na or ipropagate nyo na at sibenta nyo rin para mabawi nyo yung puhunan. 295 lang to ha, mga mothers. 295. Okay, Ring of Fire. May Ring of Fire na kayo. Mala nyo, sa inyo ito mag-variegate. Ilabas nyo sa araw, i-variegate nyo. Okay? Alright. Alright, okay. Meron pa ba akong di na-flex sa inyo, I think? Masabi ko naman. May gusto sana ikwento sa inyo eh. Pero, kikwento ko ba? Kikwento ko ba? Sige na nga, ikwento ko na. Ibigyan ko lang kayo ng update. Okay. Nalala nyo yung nag-air layering tayo ng ano, hindi ko pa nga alam na air layering ang tawag doon. Nung ating tricolor na Ring of Fire. Ito nangyari sa kanya. May nasama kasi na parang lalabas pa lang sa isa sa mga nodes niya. Eh, ayan. Nauna pa siya mag-grow kaya sa ugat. Ayan, oh. Yan, oh. Yan. Bago na yan. Ngayon,
hindi ko naman siya pwedeng i-cut. Nakasama yung bago kasi ibang suhi na siya eh. So nagsuhi na siya. Tapos yung ugat, ayan na oh. So mamaya titingnan ko or maghintay pa kaya ako na ilan pang araw bago ko siya. Kasi dumikit na yung ugat. Ay, okay na to. Dumikit na yung roots niya dun sa lupa na nilagay natin. Ah, pwede na. Mga ilang araw. Siguro mga 3 days. 3 to 5 days. Pwede na to. Yan. Pero hindi ko to isasama itong bagong suhi. Magdalawa na to. May suhi tuloy siya bigla. Okay. So, yun ang ating update sa kanya. Dito ka muna. Balik ka dili. Naku, padilim na ng padilim ang panahon. Pakulim na ng pakulimlim pala. Okay, so yun lamang. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw na to sa mga bagong dating sa ating channel again. Pa-subscribe naman ako. Pa-hit ako ng notifications bell para ma-update kayo every time may new upload tayo. And also, pa-support naman ako sa ating Facebook page, yung Jing Magno Garden. I-search nyo lang Jing Magno Garden, lalabas na yun. Or kahit i-google nyo, makikita nyo naman doon yung mga socials natin. Meron tayong Instagram, meron tayong Facebook, at meron tayong YouTube account. And sa mga gustong bumili ng halaman, pa-screenshot ako ng mga plants na gusto ninyo, yung mga nagustuhan nyo ngayong araw na to. Tapos i-send nyo sa akin sa Facebook page at pag-usapan natin kung paano ito i-ship sa inyo. We are delivering by Lalamove for those area na hindi scope ng Lalamove delivery. Message nyo ako and i-refer ko kayo sa mga suppliers near you or sa mga suppliers ko na nag-ship nationwide. Sabihin nyo lang na galing kayo sa akin para maka-discount kayo ng bongga. Ano pa ba? We are located in San Francisco, Binan, Laguna. And you are very much welcome to drop by. Just inform me ahead of time so mache-check natin kung nandito ka ako or available ako during the time. So, payments are being accepted through GCash, Paymaya, BPI, Union Bank, and also I do accept cash on delivery via Lalamove, but please do be informed that Lalamove is charging 50 pesos on top of the shipping fee for their cash on delivery services. Ano ba ba nakakalimutan ko? Ilalagay ko rin pala sa description box yung aking cellphone number just in case hindi nyo makakontakt sa ating social media. Okay. Salamat sa pag-support. Salamat sa mga followers natin. Salamat sa mga comments ninyo, sa pag-share ng video, sa pag-like, sa ano pa ba, sa mga suggestions ninyo. Yeah, na-appreciate ko lahat ng mga comments ninyo. Okay, ingat kayong lahat. See you again tomorrow. Bye! Happy Sunday, everyone!